at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News Reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide! At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orindain and Jerald Gales. Bandera News Nationwide. Magandang tanghali, Bansang Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Martes, ika-anim sa buwan po ng Abril taong 2021. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Iatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sa bayan po tayo napapakinggan sa lahat ng impilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. At live din po tayo sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa. Sa ngalan ni Michelle Orindain, ako po ang inyong kabandera, Jerald Gales. Bandera News Nationwide. Nationwide. Bandera News. Headlines. Listahan ng makakatanggap ng ayuda iniutos na isapubliko ng mga LGU. Bandera News. Headlines. Mahigit 12,000 na nawala ng trabaho sa NCR Plus, gagawan o gagawing contact tracer. Bandera News. Headlines. Sa Metro Manila, ambulance mag-uuwi ng naka-recover na COVID patient bumangga sa isang concrete barrier sa Quezon City. Bandera News. Headline. Sa Luzon, Governor at Vice Governor ng Nueva Vizcaya positibo sa COVID-19. Bandera News. Headline. Balita naman sa Visayas, alkalde ng Mandawi City tinamaan rin ng COVID-19. Bandera News. Headline. Sa Palawan, 25 years old na babae kumpirmadong namatay sa COVID-19 sa isang ospital sa lungsod ng Puerto Princesa. Bandera News. Headline. Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal. Bandera News Nationwide. Iniutos ng Department of the Interior and Local Government na isapubliko ng bawat LGUs ang listahan ng mga pangalan ng benepisyaryo na bibigyan ng ayuda. Ito po ang mga residenteng nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Ayon sa DILG, ito ay upang magkaroon ng equality sa pagitan ng DSWD at ng mga benepisyaryo. Matatandang makakatanggap ng 1,000 hanggang 4,000 piso ang bawat pamilya sa nasabing mga lugar. Nabatid namang mahigit 23 billion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa nasabing programa. Radyo Bandera COVID-19. Inanunsyo ng DILG na gagawing contact tracers ang mahigit 12,000 na individual na nawala ng trabaho sa National Capital Region. Ito ay upang matulungan ang mga ito matapos na mawala ng pangkabuhayan dahil sa patuloy na paglubo ng sakit sa NCR Plus. Ayon sa DILG na sa ilalim ng 2021 General Appropriation Act ay naglaan ng 18 billion pesos fund ang pamahalaan para sa pagkuha ng mga contact tracer. Radyo Bandera COVID-19. Sa Metro Manila, bumangga sa concrete barrier ang isang ambulansang mag-uwi sana ng isang gumaling na sa COVID-19 sa Quezon City. Nabatid na dahil sa pagod ng driver ng ambulansa ay hindi na nito napansin ang barrier dahilan upang bumangga ito. Maswerte namang nakaligtas at walang malubhang sugat ang sakay ng sasakyan. Agad namang dinala sa pagamutan ng driver ng ambulance na nagtamo ng ilang sugat. Radyo Bandera COVID-19. Balita naman sa Luzon. Kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya na nagpositibo sa COVID-19 ang gobernador at vice governor ng lugar kung saan na mga ito ay nakakaranas umano ng mild symptoms ng virus. Kaugnay niyan, nabatid namang isang SP member sa lugar ang nasawi dahil sa COVID-19. Sumasa ilalim na rin sa ngayon sa home quarantine ng mga kawani ng provincial capital at mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasagawa ng recreational activities sa lalawigan.
Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita naman sa Visayas, nagpositibo na rin sa COVID-19 si Mandawi City Mayor o Cebu Mayor Jonas Cortez. Ito'y matapos na i-anunsyo ng opisyal sa kanyang mismong Facebook account na nagpositibo ito sa virus. Nabatid na nakaramdam ito ng sintomas ng nakakahawang sakit, partikular na ang ubo at panghihina ng katawan. Sa ngayon ay kasalukuyang naka-isolate na rin ang opisyal at nagpapagaling. Pansamantala namang isinara ang opisina ng alkalde upang bigyang daan ang pagsasagawa ng disinfection. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita sa Palawan, 25 years old na babae kumpirmadong patay sa COVID-19 sa isang ospital sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula po sa Radyo Bandera Puerto Princesa, Girly Cadasio, i-bandera mo! Bandera Live Report! Kinumpirma ng commander ng City Incident Management Team na si Dr. Dean Palangka na isang 25 years old na babae ang namatay dahil sa COVID-19 noong Linggo ng gabi, April 4, 2021 sa isang ospital sa lungsod. Ayon kay Dr. Palangka, isang linggo nang pabalik-balik ang lagnat ng pasyente at nakakaranas rin ng ubo at sipon hanggang sa lumala ang sintomas at nahirapan na itong huminga. Unang dinala sa isang pribadong ospital ang pasyente kung saan ito ay sumilalim sa antigen test. Inilipat naman ito sa ospital ng Palawan matapos na magpositibo sa naturang pagsusuri. Ayon pa sa opisyal, bago binawian ng buhay ang pasyente ay dumaan rin ito sa RT-PCR test at nagpositibo naman sa COVID-19. Samantala, nagsasagawa na ng contact tracing ang mga otoridad at naka-quarantine na rin ang mga close contact ng pasyente. Kaugnay niyan, sa ngayon ay mayroon namang 70 individual ang nagpositibo sa isinagawang antigen test na patuloy namang inoobserbahan ng CTIMT. Mula sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa Palawan, Girly Cadasio, para sa pinakalispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Girly Cadasio, mula po sa Radyo Bandera Puerto Princesa. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan. At sa bayan din po napapakinggan sa lahat ng impilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Sa ngalan ni Michelle Rentain, ako po ang inyong kabandera, Jerald Gales, at ito ang Bandera News Nation.